tapos na ng trabaho. Pero may sideline ako ngayon. Mag-deliver ako ng pagkain. So ipakita ko sa inyo kung paano mag-deliver ng pagkain dito sa Amerika. Kasi pandemic ngayon eh. Yung mga tao hindi lumalabas. Nag-order lang sila online. So, deliver natin sa kanila. So ginagamit namin dito yung Postmate, DoorDash, GrabHub, at saka Uber Eats. Pero yung sa akin ngayon, ang gagamitin ko either Postmate or DoorDash. So okay, papakita ko sa inyo. Okay, tingnan natin kung saan pwede natin gamitin ngayong araw na to. Tingnan natin yung DoorDash. Oh, see? Kung nakikita ninyo, yung parang orange yung kulay, parang busy yun, busy yung area na to. So may additional na $3.50, meron ding $1, meron ding $2, meron ding $4 per delivery. So mas maganda yung offer nila ngayon. So tingnan natin yung Postmate kung ano yung mga promo nila ngayon. Ito yung Postmate. Click natin yan. See? Kung makikita natin, busy din yung area at sa may $3 extra per delivery sa mga qualified locations until 9:30 p.m. So ngayon, yung oras dito is 5 o'clock. So mag-umpisa ako ng 5 o'clock, so until 9:30 yung extra $3. Okay, so subukan natin sa Postmate kung baka mas busy yung Postmate kumpara sa DoorDash. Okay, i-click lang natin yung go online. Go online para pag may following terms. Okay. Agree. And then safety training. Agree. Okay, so continue. Alright, go online. Okay. So nakikita nyo. Dito na makikita nyo finding offers, searching for offers near to my location. Okay, so kung makikita nyo yung Beverly Boulevard, Fairfax, West Hollywood, makikita nyo yung orange na kulay at saka meron ding mas light na lighter na orange, yun ang mga busy location. So hintayin lang natin kung tama. Okay, may delivery na. Okay, i-accept natin ito. Okay, so puntahan na natin. Meron ng sa Hi-Ho Burger. Nandito lang sa baba. Okay, puntahan natin. Okay, so dito lang sa baba, sa building. May nag-order sa Hi-Ho Building. Okay, let's go. Puntahan natin. Okay, punta na tayo sa Hi-Ho Burger. Pinagpili natin yung order at saka pagkatapos, deliver natin. Thank you.
Ay, for Dylan? Dylan? 626? 626? Is that one not quite ready yet? Not what's yet. What's your number? I'll text you when it's ready. Okay. All right. I'll text you when it's ready. What's okay, thank you, thank you. Okay, it's ready, Dylan? Well, yeah, for 626. 626. Can I come down the number, please? Thank you. Are you filming? Huh? Are you filming? I'm vlogging. I'm gonna get you a coat in 1 second. Inside? Yeah, inside. Okay, thank you. Okay, deliver na natin ito. Okay. Deliver natin tong pagkain. Confirm pick up. Complete pick up. Okay, so drop off. Navigate to 1175 South Westmoreland Avenue. 1175. Okay, go. Let's go. Hintayin natin mababa yung customer. 1039. Hi for Grant. Awesome. Okay, thank you. Okay, na-deliver na natin yung isa.
Okay, so maghanap na naman tayo ng ibang customer. This way. Hi, Yuzin. Hey, thank you. Okay, man. Thank you. Okay. Complete the delivery. Okay. Tingnan natin kung magkano yung kinita natin sa apat na oras na pagdi-deliver. Okay, tingnan natin yung Postmate app ko. Okay? Alright. Ngayon, i-apply na natin yung ating Postmate. Mag-offline na tayo. Go offline. Okay. Meron pang bonus per delivery, oh, $2, pero gabi na, uwi na ako. Offline. Okay, so tingnan natin kung magkano yung kinita natin sa apat na oras. Dito natin tingnan. Kumita tayo ng $76 for 4 hours. Hindi na masama yun. Okay na yun. Pero hindi pa kasali yung tip. Meron pang tip. Siguro yung tip mahigit $25. So aabot pa ito ng $100 sa apat na oras. So hindi na masama. Di ba? Parang $25 per hour. So, meron ka ng additional income sa isang araw. So, maraming salamat at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking channel para sa mga susunod na mga video. So, maraming salamat guys. Have a nice day.